So, good day mga kakape. How to lubricate latch cable of Suzuki Espresso, no? So, first, sprayan muna natin ng WD-40 multi-purpose para at least malinisan yung labas ng cable. Through WD-40, malinisan siya. So, punasan po natin para makuha po yung mga dumapo na mga dumi at alikabok po. Tapos, tanggalin natin yung plastic na nagsisilbing protection sa ano din. Pagkatapos, remove natin yung nut pa-counterclockwise. So, sa gustong mag-follow ng method ko, no? So, follow the steps lang po sa gusto nyong gayahin. Ganito po ako mag-lubricate ng clutch cable po. So, need talaga natin lubricate yung ano natin, no? Yung clutch cable natin, no? Since nasa ilalim kasi siya ng makina. So, very agaw putik, agaw alikabok yung clutch cable since nasa ilalim kasi yung clutch cable natin. So, may tendency if napabayaan natin yung clutch cable natin, in the long run, na-expect talaga tayo na mawawala yung pagka-smooth ng cable natin if hindi natin siya ma-maintain. So, ganito lang po. So, recommended po ito sa mga first time ng DIY. Masyadong madali naman lang po eh. Tapos sprayan natin ang WD-40 yung dito ang banda para at least matanggal yung mga dumi na dumapo dito. Pagkatapos, so, nakita mo yung parang ring lock. Yan, ring lock ng ano, ipupush mo lang yan para ma-access mo yung loob ng cable. So, gumamit po ako ng syringe, no? So, mabibili po ito sa butika. Napakamura lang naman ito eh. Para at least through syringe, ma-penetrate talaga yung oil sa loob ng clutch cable. Pagkatapos, i-push. Push and pull mo lang dahan-dahan yung cable. Para at least mag-penetrate talaga lalo yung oil na nilagay natin sa loob. Bakit syringe ginamit ko? Kasi through syringe, mataas kasi yung needle niya, no? So ma-penetrate talaga siya sa loob yung oil. Bali yung needle po, pinatulan ko na po yung pointed niya para at least iwas tusok din at iwas discrush siya. Yan, ganyan lang po yung pag-lubricate. So repeat process lang po para at least mag-penetrate po yung oil natin hanggang sa pumasok talaga sa loob-loob ng clutch cable natin. Oops. Okay lang yan. So, ganyan. Okay. Push and pull lang. Push and pull. Hanggang sa maubos na yung oil at pumasok na talaga sa loob. Ayos muna natin ang camera para at least makita natin ng maayos. Yun. Ganun lang po ang pagbalik if ever natanggal yung cable natin.
So, mayroon pang konting oil. So, iubusin na lang natin. Yan. Napaka-simple lang po. Pero effective. Effective po ito. Sana makatulong, no? So, balik na po natin yung ano. Balik na po natin yung ring lock na naka-attach sa ano, cable. So, sa pagbalik po, ganyan. Ipupull mo lang dahan-dahan para magbalik siya sa dati niyang pwesto. Yan. Balik natin yung mga nuts na kinuha natin kanina, no? So sa pagbalik, clockwise naman po yung pag tight ng cable. So para sa akin dito kasi need talaga siyang i-apply monthly, o if ever mapansin mong madumi na talaga, no? Since yung area kasi namin dito is nagadepende sa weather. Kung uulan, napakaputik. Kung mainit naman, napakaalikabok. So minsan inaabutan din ng tubig itong banda, no, yung cable ko minsan. So need talaga siyang lubricate para at least ma-maintain natin yung smoothness ng mga cables natin. Especially itong clutch cable natin kasi nasa ilalim siya, eh. Unlike other cars, other units na yung clutch is nasa loob ng hood po, no? So, iba yung espresso, iba yung kape. Kumbaga yung ano nasa ilalim. So, minsan tamaan talaga siya ng putik. O, kapitan talaga siya ng putik kung pupunta ka sa mga muddy areas. So need talaga natin siyang linisan para at least for preventive purposes po. So hindi mo pa mapapansin yung ano, yung ano lang cable since bago pa kasi yung kape natin, so hindi mo pa siya ma-appreciate. Kasi bago pa yung kape mo, so feeling mo smooth pa siya kasi bago pa. Pero dapat need talaga natin i-maintain. So tara, i-test natin sa loob. Yan. Para mas lalong mag-penetrate yung oil sa loob. So sana makatulong sa inyo, no? At kung gusto niyo mag-subscribe, paki-subscribe na lang po. For more DIY maintenance po ng kape natin. Salamat po sa mag-support. Thank you so much po. Thank you.